naging mapang-abuso at mapaniil ang pangangasiwa ng mga Espanyol sa Pilipinas. Nagdulot ito ng mga kaguluhan at pag-aalsa mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, nagkaisa ang mga katutubong pangkat sa pag-aaklas laban sa mga kalabisan sa pagpapatupad ng mga Espanyol ng mga patakaran. Hindi man lubusang nagtagumpay, natuto ang mga katutubo sa mga isinagawa nilang pag-aalsa. Sa video na ito ay ating matutunghayan ang mga isinagawang naunang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Ang mga pag-aalsang naganap sa panahon ng kolonyalismo ay dahil sa pagpapatupad ng kolonyalismong Espanyol. Ang mga gobernador-general at mga paring namamalakad sa pamahalaan at simbahan ay naging malupit sa kanilang pamumuno sa mga Filipino. Ang hindi makatarungang pamumuno na ito ng mga Espanyol ay humantong sa tahasang pagtutol ng mga Filipino. Ang ilan sa kanilang mga tinutulan ay mga mataas na buwis sa pilitang paggawa, diskriminasyon sa lipunan, at malupit na pamamalakad ng mga praile at pinunong Espanyol. Ang mga pag-aaklas na ito ay nilahukan ng mga katutubong buhat sa iba't ibang sektor ng lipunan at mga liblib na lugar sa Pilipinas, at maging sa mga binyagang Katoliko na nakaranas ng kalupitan ng mga Espanyol. Ang pag-aalsa ng pangkat ni Lapu-Lapu laban sa pangkat ni Ferdinand Magellan ang kauna-unahang naitalang nagpapakita ng pagtutol ng mga Filipino sa pananakop ng mga Espanyol. Nahahati ang mga pag-aalsang isinagawa ng mga Pilipino sa tatlong pangunahing kadahilanan: mga pag-aalsang politikal, pag-aalsang panrelihiyon, at pag-aalsang ekonomiko. Pinalitan ng mga Espanyol ang mga datu at maharlika bilang pinakamataas na pinuno sa pamayanan. Ang mga Babaylan at Katalonan ay tinanggalan ng kapangyarihan bilang pinuno ng aspektong espiritual. Dahil dito, nagsagawa ng mga pag-aalsa ang mga dating datu at babaylan upang manumbalik ang kapangyarihan nilang mamuno sa kanilang nasasakupan. Ang unang pag-aalsang politikal ay ang pag-aalsa ni Lakandula noong taong 1574. Ang pag-aalsang ito ay nag-ugat sa hindi pagtupad sa ipinangako sa kanila ni Gobernador General Miguel López de Legazpi na malibre sa pagbabayad ng buwis at polo iservisyo ang mga kaanak ni Lakandula, ang tinaguri ang huling hari ng Maynila. Tinanggal ang mga pribilehiyong ito ng palitan si Legazpi ni Guido Lavizares bilang Gobernador General ng Pilipinas. Ang ikalawang pag-aalsang politikal ay ang pag-aalsa ng mga datu ng Tondo, o kilala din sa pagsasabwatan sa Tondo noong taong 1587 hanggang 1588. Ninais ng mga datu sa pangunguna ni Namagat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal, at Pedro Balingit na mabawing muli ang kanilang kalayaan at karangalan. Maagang natuklasan ang pag-aalsang ito, kaya ipinapatay o ipinatapon sa ibang bahagi ng bansa o maging sa ibang bansa. Pangatlong pag-aalsang politikal ay ang rebelyon ng Gandang noong taong 1621. Dahil sa pang-aabuso ng mga Espanyol, pinangunahan ni Felipe Catabay at Gabriel Dayag ang paghihimagsik ng mga gandang sa Cagayan Valley.
Pinakiusapan sila ni Pedro de Santo Tomas na isang Dominikanong pare na itigil na ang labanan. Dahil sa husay na magsalita ang pare, ay nakinig ang grupo ng mga ganda at sumuko. Dahil sa pagpapalaganap ng mga Espanyol sa Kristyanismo, maraming Filipino ang tumalikod sa kanilang katutubong paniniwala at nagpabinyag bilang mga Kristiyano. Narito ang ilan sa mga pag-aalsang isinagawa ng mga katutubo bilang protesta sa Kristyanismo. Marami sa kanila ang pinugutan, itinuhog ang mga ulo sa kawayan, at ibinandera ng mga Espanyol sa mga Indio bilang babala na maaari nilang sapitin kung sila ay lalaban sa simbahan. Ang unang pag-aalsang panrelisyon sa ating listahan ay ang pag-aalsa ng Mayagurot noong 1601. Ito ay pagtutol sa pagbibinyag ng Mayagurot sa Hilagang Luzon sa Kristyanismo, alinsunod sa utos ni Gobernador General Francisco de Tello de Guzman. Hindi nagtagumpay ang mga Espanyol na ipasailalim ang Mayagurot sa Kristyanismo. Ang pag-aalsa ni Bancao noong 1621. Ang pag-aalsang ito ay pinamunuan ni Dato Bancao ng Carigara na lumaban sa simbahang Katolika ng Leyte. Katuwang niya ang babaylan na si Pagali na gumamit umano ng mahika. Siya ay nagtayo ng mga dambana para sa mga anito at hinikayat ang ilang bayan na sumapi sa kanila at makialahok sa pag-aalsa. Nasupil ang kanilang rebelyon at pinugutan ng ulo si Bancao. Ang pag-aalsa ni Tamblot noong 1621 hanggang 1622. Ito ay isang pag-aalsa o pagtutol ng mga Boholano sa Kristyanismo sa pamumuno ng dating babaylan na si Tamblot. Isinagawa ang pag-aalsang ito sa unang araw ng pista ni Saint Francis Xavier. Nasupil ang pag-aalsa pagsapit ng bagong taon ng 1622. Pag-aalsa ng mga katutubong itneg noong 1625 hanggang 1627. Ito ay pinamunuan ni na Miguel Lanam ng Cagayan at Alababan ng Apayao. Pinugutan nila ang ulo ng dalawang misyonerong Dominican at hinikayat ang mga itneg na magnakaw, dumumi sa mga imahen ng santo at sunugin ang mga lokal na simbahan bilang protesta sa pilitang pagbibinyag sa kanila sa Kristyanismo. Nasupil ang pag-alsa noong 1627 sa utos ni Gobernador General Fernando de Silva. Pag-aalsa ni Tapar sa Panay noong 1663. Ang pag-aalsang ito ay pinangunahan ni Tapar ng Iloilo na naghahangad na magtayo ng bagong sangay ng Kristyanismo sa bayan ng Oton, kung saan ay kilalanin siya bilang Diyos na makapangyarihan. Agad naman itong nasupil at pinapatay ang mga lumahok sa rebelyon. Ang pag-aalsa ng mga magtangaga ng Cagayan noong 1718. Ito ay pinamunuan ni Francisco Rivera na ninais na matawag bilang Papa Rey o Papa o Pope at Hari. Pinigilan niya ang mga katutubo ng Tuguegarao na ipagpatuloy ang pagtangkilik sa Kristyanismo at hinimok ang pagsasaulis sa mga praile. Sa ibinigay nilang mga rosaryo
at iskapularyo. Marami sa mga kasapi ang tumalikod sa marahas na pamumuno ni Rivera at agad ding nasupil ng mga sundalong Espanyol ang rebelyon. Pag-alsa ni Francisco de Goy sa Bohol na itinuturing na pinakamahabang pag-alsa sa Pilipinas na nagsimula noong 1744 at tumagal ito hanggang 1829. Siya ay isang dating kabesa de barangay at mahigpit din niyang tinututulan ang mga patakarampang ekonomiya na ipinapatupad ng mga Espanyol sa kanilang lugar. Ngunit ang higit na nagpagalit kay Dagohoy ay dahil sa pagtutol ng kura paroko na bigyan ng marangal na libing ang kanyang konstableng kapatid. Ang pag-aalsa ni Apolinario de la Cruz sa Tayabas. Ito ay maituturing na isa sa pinakatanyag na pag-aalsang panrelihiyon na naganap mula Hunyo 1840 hanggang Nobyembre 1841. Nagalit si Apolinario de la Cruz o kilala din sa tawag na Hermano Pule dahil tinanggihan siya na maging pari at kilalanin ang kanyang samahang Confraria de San Jose. Dinakip siya at pinatawan ng kamatayan. Mahigpit na tinutulan ng mga katutubong Pilipino ang mga patakarampang kabuhayan na ipinatupad ng mga banyaga sa kanila, gaya ng pagbubuwis, sapilitang paggawa, monopolyo at kalakalang galyon. Narito ang ilan sa mga kilalang pag-aalsang may motibo pang ekonomiko. Pag-aalsa ni Magalat noong 1596. Si Magalat na isang rebelde mula sa Cagayan, kasama ang kanyang kapatid, ay tinutulan nila ang hindi makatwirang paniningilang buwis ng mga Espanyol. Ngunit ipinapatay ng mga Espanyol sa mga Indio na nakilahok sa pag-aalsa ni Magalat. Pag-aalsa ni Ladya sa Manolos, Bulacan, 1643. Ito ay pinamunuan ni Pedro Ladya. Siya ay isang Moro na taga Borneo na naniniwalang mula siya sa lahi nila kanula. Inumpiska ng mga Espanyol ang kanyang mga ari-arian na naging dahilan sa kanyang pag-alsa laban sa mga mananakop. Dinakip at tinala siya sa Maynila kung saan siya sinentensyahan ng kamatayan. Pag-alsa ni Sumuroy noong 1649 hanggang 1650. Pinamunuan ng waray na si Agustin Sumuroy ang pag-aaklas laban sa polo iservisyo sa sama. Taliwas sa patakaran ng polo, ang mga waray ay ipinadala sa mga pagawaan ng barko. Sumiklab ang pag-aalsa sa Cavite at umabot sa Mindanao, Bicol, Cebu, Masbate, Camiguin, Zamboanga at Hilagang Mindanao. Humina ang pag-aaklas hanggang sa tuluyang masupil ng madakip at ipapatay ng mga Espanyol si Sumuroy at iba pang lumahok sa pag-aalsa. Pag-aalsa ni Manyago noong 1660 hanggang 1661. Pinamunuan ni Francisco Manyago ng Mexico, Pampanga ang pag-aalsang ito. Tinutulan ng mga kapampangan ang sapilitang paggawa sa mga galyon at sa hindi pagbabayad ng pamahalaan sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka. Nasupil ni Gobernador General Sabiniano Manique de Lara gamit ang taktikang divide and rule policy. Ang pag-aalsa ni Malong sa San Carlos, Pangasinan. Pinamunuan ni Andres Malong
Nagugat ang pag-aalsang ito sa hindi pagbabayad ng mga Espanyol ng kaukulang sahod sa libu-libong katutubong nagtatrabaho sa paggawaan ng barko. Kinalaban ng pag-aalsang ito ang mga opisyal na Espanyol lamang at hindi ang kapatiran ng simbahan. Agad namang nasupil ng mga Espanyol ang pag-aalsang ito. Pag-aalsa ni Almazan sa San Nicolas, Lawag, Ilocos Norte noong 1661. Ito ay pinamunuan ni na Don Pedro Almazan na isang mayamang pinuno ng Lawag na kinoronahan noong 1660 bilang hari ng Ilocos. Kasama niya si Juan Magsano na pinuno ng Bacara, Bangu. Nagsagawa sila ng mga pag-aalsa bilang pagsuporta sa ipinaglalaban ni Malong ng Pangasinan. Matapos niyang ipapugot ang ulo ng mga prayling Dominican na si Jose Santa Maria at Agustinian na si Jose Arias na dakip si Almazan at binigtis siya sa plaza at tuluyang natigil ang rebelyon. Pag-aalsang agraryo sa Katagalugan noong 1745 hanggang 1746. Ito ay isang malawakang pag-aalsa ng mga magsasaka ng rehiyon ng Katagalugan. Sa pangunguna ng mga lalawigan ng Batangas, Laguna at Cavite, dulot ito ng pangangamkam ng mga prayle sa kanilang lupa. Hindi nagtagumpay ang pag-aalsang ito sa makatuwid ay walang lupang naibalik sa mga magsasaka. Ang pag-aalsa ng mag-asawang si Diego Silang at Gabriela Silang noong 1762 hanggang 1763. Ito ang pinakatanyag sa mga pag-aalsang ekonomiko. Nag-alsa si Diego Silang dahil sa buwis at pagnanais na palayasin ang mga Espanyol. Ngunit pinatay siya ng kanyang kaibigang si Miguel Ficos. Pinagpatuloy ni Gabriela Silang ang ipinaglalaban ng kanyang asawa. Ngunit nahuli din siya at binitay. Pag-alsang base noong 1807. Pinamunuan ng isang Pedro Ambaristo sa kasalukuyang pindig ng Ilocos Norte. Ang pag-aalsang ito ay nagugat sa paghihigpit ng mga Espanyol sa produksyon at pagbebenta ng basi na isang uri ng alak mula sa tubo. Ipinagbawal ang pribadong produksyon ng alak dahil dito napilitan ang mga Ilocano na bumili ng basi sa pamahalaan sa higit na mataas na halaga. Makalipas ang ilang linggo, ay nasupil din agad ito ng mga Espanyol. Sa kabuuan, nabigo ang mga isinagawang pag-aalsa ng mga Pilipino bunsod ng iba't ibang kadahilanan. Una na dito ang pagiging watak-watak ng Pilipinas. Kapansin-pansin na ang mga pag-aalsa ay mula sa iba't ibang magkakalayo at maliliit na lugar sa Pilipinas. Dahilan ito ng mas madaling pagsugpo o masugpo ng mga Espanyol. Mapapansin din ang mga unang pangkat ng mga pag-aalsa ay lumaban hindi bilang Pilipino, kundi bilang mamamayan ng kanilang bayan o lalawigan. Sa makatuwid, kapwa ang mga lugar at mamamayan na kilahok ay walang pagkakaisa, samantalang ang kanilang kalaban ay iisa. Sila ang mga Espanyol. Maliban dito, ang mga mayayamang angkan ng mga Filipino ay hindi sumuporta sa mga pagkilos dahil sa pangambang mawala ang tinatamasang mga pribilehiyo
mula sa mga Espanyol. Pangalawang dahilan ay ang kakulangan sa kahandaan at kaalaman sa pakikidigma. Hindi kinayang makipagsabayan ang mga Filipino sa sopistikado at makabagong mga armas ng mga Espanyol. Kalimitan sa mga sandatang gamit ng mga Filipino ay yari sa bolo, tabak, sibat at labis na nahuhuli sa mga baril at kanyon mula sa Espanya. Dahil din sa pagkakawatak-watak ng mga pamayanan, kapos sa kahandaan ang mga pag-aalsang isinagawa. Dagdag pa ang mga sundalong Espanyol at Filipinong nakikipaglaban para sa Espanya na may sapat na kaalaman at kasanayan sa pakikidigma. Ikatlong dahilan ay ang kawalan ng maayos na komunikasyon. Hindi naging madali para sa mga Filipino ang magpadala ng mensahe tungkol sa mga pag-aalsang isasagawa mula sa isang bayan patungong Karatig Bayan, lalo na sa mga liblib na bundok at kagubatan. May ilang pagkakataon din na nadadakip ang mga mensahero at agad na natutuklasan ng mga Espanyol ang planong pag-aalsa. Pang-apat na dahilan ay ang pagkakaiba ng wika at dialekto. Isa pang dahilan ng hindi pagkakaroon ng maayos na komunikasyon ay ang iba-ibang wika at dialektong ginagamit sa iba't ibang isla at lalawigan sa Pilipinas. Hindi naging madali para sa mga Filipino ang manghikayat ng dagdag na lalaho sa mga pinaplanong pag-aalsa. At ang panglimang dahilan ng pagkabigo ng pag-aalsa ay ang pagbabayad ng mga Espanyol sa mersenaryong katutubo. Dala ito marahil ng mga pananakot at pangakong kayamanan at pribilehiyo mula sa Espanyol. May mga katutubong nakipagtulungan sa mga mananakot upang masupil o hindi matuloy ang mga pag-aalsa. Ibinalita nila sa pamahalaan ang napipintong rebelyon at isinuplong ang kanilang mga kasama. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel upang laging updated sa mga bagong video. Maraming salamat. Hanggang sa muli.